magandang buhay mga katribo. Nandito na naman tayo para magluto ng ating masarap na tanghalian. So, sit back, relax, and enjoy watching. Let's go! Ito po ang ating isdang gagamitin, pampano, sa paglilinis po ng isda, kahit anong klaseng isda, kailangan pati yung tugo na nakadikit sa kanyang laman, kailangan tanggalin para hindi masyadong malansa. Then yung isang tip na ipapakita ko pa sa inyo, yung ating mga gulay na ginagamit, kailangan po ibabad sa tubig na may suka. Mamaya po, tingnan nyo kung gaano kadumi yung mga gulay na nabibili natin. Kahit sa tingin mo ay wala siyang alikabok or what, pero once na binabad mo yun sa tubig na may suka, siguradong tanggal kung ano man ang nakadikit sa mga daon-daon na yan. So, meanwhile, ipiprito muna natin ng konti yung ating isda. Hindi po siya tostado. Basta lang siya maprito para bawas lansa. So, pag okay na yung ating isda, hanguin natin yan, set aside natin, then mag-iisa na tayo ng ating luya, bawang, sibuyas, and lemongrass. Of course, maglalagay din tayo ng kamatis. At habang tayo ay nagigisa ng ating mga ingredients, shout out sa ating mga solid viewers, sa lahat ng ating kaibigang OFWs, at sa lahat ng sumusuporta kay Katribo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal. After nating magigisa yung ating mga ingredients, tayo ay maglalagay na ng sapat na sabaw lang. Naglagay na rin po pala tayo ng siling habatyan. Pag nagluluto po ako ng sinigang or nilaga, ang ginagamit ko pong pansabaw ay yung pangatlong hugas ng bigas. Ayan, naglagay na rin po tayo ng konting seasoning and konting asin. Tansyahin po natin yung paglalagay ng ating mga seasoning para hindi maalat kagad. Ayan, habang kumukulo yan, tingnan na natin yung ating binabad na gulay. Ayan, hanguin natin. Then mamaya makikita nyo na kahit sa unang tingin ng pagkabili mo ay malinis na yung dahon, pa once na binabad mo yun sa tubig na may suka, ayan po ang makikita nyo. Ayan, tingnan nyo kung mabuti. Diba? Since malinis na yung ating gulay, ilalagay natin kasi baka ma-overcook yung ating isda. Ayan, after natin siyang may patong, maya-maya lang maglalagay na tayo ng ating tamarind powder para pampasim. Ayan, ilagay na natin. Medyo haluin natin ng konti para pantay yung kanyang timpla. Medyo umuulan-ulan dito sa amin, kaya naisipan kong sinigang na isda na lang ang lutuin. Masarap kasing umigop ng mainit na sabaw pag malamig ang panahon. After kumain at magpakabusog, humiga sa duyan, Diyos ko Lord, hayahay ang buhay. Ayan, hinangon natin yung ating sinigang na isda. Siguradong solved na naman tayo nito. Sabaw at gulay pa lang, panalo na. Kanin na tayo at ready na yung ating sinigang na pampano. By the way mga katribo, buong puso ko pong ipinaabot ang aking pasasalamat sa patuloy niyong pagsuporta sa akin,
sa patuloy niyong panonood kahit hindi masyadong kagandahan yung aking mga videos. Taos pusong pasasalamat po ang pinaabot ko sa inyong lahat. Ano man yung ating pinagkakabalaan sa buhay, mag-iingat po tayo sa araw-araw na pakikipagsapalaran natin para ligtas tayong makauwi sa ating mga pamilya. Taos puso ko rin hinihiling sa Panginoon na lahat tayo ay pagpalain at gabayan sa lahat ng oras. To all the newbies in this channel, kindly give me at least 2 days before I get back to you. Let's follow the process, the proper procedure for us to be connected forever. If you happen to pass by my channel, please consider subscribing. Thank you and hope you enjoy watching. So, mga katribu, pwesto na! Woohoo!